Masaganang buhay, mga kabataan. Ito po ang inyong abang lingkod, si Batang Kurat. Kung nakikita niyo po ito, maliliit na hipon, pero po ito ay galing sa lawa ng Taal o sa tubig tabang. Sa hindi po nakakaalam, sa nakakaalam po nito, ito po ang tinatawag namin dito na apta. Lumalabas lamang po siya pagka magtatag-araw na. May bugtong nga po dito eh. Itong apta na ito. Ano ang pinakamataas na isda o seafoods o lamang dagat? Hindi nga pala ito kinukonsider na isda. Seafoods. Kundi ay di apta. Ito po ay nalinisan ko na. Ito po, aalisan ko po ito ng mga maliliit na isda para atin pong gagawing salad dito sa Batangas. Lalagyan lang po natin ito ng paminta at iseset aside ng mga 24 hours o 1 day. At yun po ay pwede nang kainin sa usawa ng mangga, iulam sa pagkain, sa kanin, o kaya gusto nyo pa, igatan nyo pagkatapos, ay ito'y husay na husay. Sa mga, alam kong ito'y alam ng mga taga Batangas, lalo tigit taga baybayin ng lawa ng Taal, third district, yan, alam na alam ito, apta. At paborito rin naman ito ng ibang nakatikim na ng apta. Ayan, inaalasan ko lamang po siya ng mga isdang maliliit na nakasama sa pananalap. Ayan po yung isdang maliliit na inaalis ko. Ayan. Tuloy-tuloy lang po natin ang pag-aalis. Ayan, tapos na po ang ating paghirang sa ating apta sa pamimili ng mga isdang maliliit na nakasama. Ayan po, tapos na. Ito po yung ating napili o nahirang mga isdang maliliit. Buti po at wala nang mga itong mga lumot, isay, dahil naalis na po sa ano. Maganda na po yan at atin na pong ririkaduhan yan. Tapos saka po natin pipigain. Pakakatasin natin para maalis ang katas. Final hugas, lalagyan po natin ng asin para maalis po yung lansa. Bago natin pigain, hugasan po muna natin ang final. Last na hugas. Salain natin. Opya. Ito na po yung ating apta. At yan nga po, pipigain ko na po ito. Ang sabi ko po sa inyo kanina, ang natural lamang po nitong ingredients ay asin at saka ginayat na luya. So ngayon, ito yung may version, ay lalagyan ko po siya ng bawang, ginayat na bawang at paminta. Tapos ilalagay ko po sa garapon pagka napiga, napaghalo-halo ang lahat ng ito. Sa version po ng mga matatanda dito sa lawa ng Taal, baybayin, lalo dito sa amin sa Hanopol, Tanawan City, Batangas, ay talaga pong ang ilalagay lamang po ay itong apta at ito pong ginayat na luya. So iibahin ko yung version ko, lalagyan po siya ng bawang
at paminta at asin. Ayan po. Ito po ay akin ang pakakatasin at paghahalu-haluin ko na po ito. Pipigain ko na po siya. At dahil po medyo matinik itong ating hipong ito o apta, kaya ganito ko na lang po siya. Ayan. Para kumatas. Tika pa uli. Ayan. 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 Usay na ito. Pwede na. Samasamahin ko na Ricardo. Wala po kasi akong fishnet at kaya minanumano ko na lamang po ng langgana pong iniipit. Ito na po ang ating apta. Flavoran ko na po. Kaduhan ko na. Ayan. Ang aptang masarap ni Batang Purat. Lagyan po natin ng asin. Asin, asin. Asin. Oh, tama na at baka mapaalat. Isang dapat lang mahigit. Lagyan din po natin ang paminta. Dalawang taka. Yes, paminta po ito. Gawin na natin tatlo. Maliit lang naman. Oh. Tapos po ito. Garlic. And ginger o bawang at luya. Yan, maraming luya. Mas masarap. Kung makikita nyo po ito, ang kulay na ito, bukas, magiging parang pinkish na po ito. Parang yung pan po siya, parang alamang na nasa gara po na. O na nilagyan ng food color. Pero hindi po ito lalagyan ng food color. Ito po ay kusang mag ibang kulay bukas pagka nasa gara po na. Yan, mix lang po natin. At ilalagay na po natin sa garapon. Sa mga sanay po dito sa pangangain ng apta o pamilyar dito, napakasarap po nito sa kanila. O sa amin katulad ng mga Batanggen yung may hilig dito. Pero sa hindi pa marunong kumain, i-try nyo po at sobrang sarap po lalo pong sausawa ng mangga na hilaw, piko, kinalabaw, Indian mango, tag-araw na, mangunguha kayaw, mambabalibang, ay ayos na ayos itong sausawan. Bukas to'y ari na ito. 24 hours po ating ibababad lang o kaya ilalagay sa garapon. Yan. Okay na po, na-mix na po natin. At ilagay na po natin sa jar o garapon. Tandaan nyo po itong kulay na ito ha. Bukas, mag-iiba na po ang kulay nito. Oh, yan. Ilagay natin ang apta. Ang pinakamataas na seafoods sa buong dagat. Ay ang apta. May nakaligtaan pang isang isda. Maliit. Yon. Yon. Siksikin natin. Siksik lang, siksik lang. Siksik lang, siksik lang. Set aside lamang po natin to ng isang araw o 24 hours. Husay na po ito. Mmm, mabango-bango. Yan. Atin na pong takloban. O takipan. Oh.
Yun, and then hugasan po natin. Yan, meron na po tayong isang garapon. Oh. Isang garapon, meron na tayo. Meron na po tayong isang garapon. Lagyan pa natin ito at pagkasyahin na natin dito. Yun. Kasya. Mega mega love shout out nga po pala sa mga nasa ibang bansa dyan na mahilig dito. Nasa Amerika, Canada, o sa iba't ibang panig ng daigdig. Mega love shout out po sa inyo na mahilig dito sa APTA at kilala po itong pagkain ito. O ulam o appetizer na ito ang APTA dito sa Lawa ng Taal, lalo't higit dito sa Ginting, Tanawan City, Batangas, pagitan ng Banyadero at Gonzales. Kung di nyo po natatanong, ang akin pong lolo o mamay ay taga Banyadero, Ginting, pagitan ng Gonzales at saka Banyadero. Noong pong ako'y bata-bata ay nasasama ko po ako sa pananalap nito, panguhuli, doon sa may Ginting. Kaya alam na alam ko po itong APTA, bata pa lang ako. Pananalap, ibig sabihin po, ay may net na ginagamit na rectangle na mahaba ang tangkay. Tapos dire-diretso ang lakad. At makikita yung papaltukan itong APTA pag tag-araw. Tapos, pagka pumasok na din sila sa lambat na yun, ay di hulay. At yun po, maraming isya, maraming lumot, kaya ay kukuha ang lilinisan. Bago, ang iba ay binibenta, ang iba ay talagang pansarili lamang. Kaya po tayo siya na iditaw. Ito po, itong kulay na ito, bukas, tandaan nyo po, mag-iiba po ang kulay nito. Pang pupula-pula na, at yun po ang pwede na. Salamat po. Sundan po natin bukas ang ating APTA. Ito po ang inyong abang lingkod, si Batang Kurat. Please subscribe my YouTube channel, Batang Kurat. Nagsasabing mabuhay po tayong lahat. God bless us all and count your blessings. Ayan na po ang ating APTA. Bagoong na APTA. Iba na ang kulay niya. Oh. Kuwan pa lang, wala pang 24 hours. Mga 20 hours pa lang ito. Yan ang APTA ni Batang Kurat. Oh, ganda ng texture niya. Iba na yung kulay niya. Oh, kala mo luto na pero hindi po yan. Marinade lang yan. Sa bawang, luya, asin at paminta. Day na. Oh, 24 hours na po ang ating APTA. Alamang ni Batang Kurat. Pwede na po itong kainin. Ang bango-bango na. Yan, ang bango, oh. Amoy-amoyin. Amoy-amoy yung mga flavor. Ngayon naman po ay share ko sa inyo kung paano kainin o paano ang gagamitin mga bagay o sangkap na paraan upang kainin itong ating APTA. Ito, iba't ibang klase po ito. May mangga, may kamatis, may kalamansi. Ito naman, bawang sibuyas at kamatis para igisa natin. Iba-iba pong variety ang ating gagawin sa ating APTA. Igisa ko ang APTA, tapos lalagyan ko ng gata. Ayan po, kakang gata o purong gata po ito. Ito na po ang ating APTA. Tingnan niyo po, iba po ang kulay na. Kahapon, parang kalang itim-itim ngayon, no? Hindi ko po niluluto pa yan. Binabad ko lang po yan. Yan po yung naging kulay niya. Magigisa gata na po tayo ng ating APTA. Diyan natin ang konting mantika. Yan. Ilagay na ang bawang, konting bawang. May bawang na po kasi yon kahapon. Ayan. Ilagay na rin ang sibuyas. Ayan. Konting halat.
Ilagay na rin po natin ang kamatis. Ayan. Atin lang pong palambutin o lagsakin ng kamatis. Lagyan na rin natin ang isang patak ng paminta. At optional po ito, oyster sauce. Konti lang. Yan. Okay. Ito po, binuksan ko na po ang ating apta. Aptang bagoong. Yung bango po. Lagay na po natin. Yan. Na po ang ating apta. Kaya maya po ay pagkagisa ay lalagyan na po natin ng gata. Ang bango naman. Sarap ng amoy. Yun. Natira po ako ng konti sa garapon dahil papakita ko po sa inyo kung paano kainin ito ng hilaw o ng salad. Lalagay sa mangga o sa kanin. Papakita ko po sa inyo mamaya. Atin ang haluin o yagis. Yan. Bango. Lagyan na po natin ng gata. Purong gata. Kakang gata. Gata ng niyog yan. Gaong. Yummy. Yan. Pakuluin lang po natin. Maya maya po ito ay 1 minute lay luto na ito. Patuloy na kumukulo ang ating apta, ang ginataan. At ang kabagay po niyan o kapares para lalong lumasa at maglasa ng maayos na maayos at masarap ang ating sukang sawsawan, best in the world, ang sukang batang kurap. Yan, lagyan po natin. Lagyan natin at ito po ihahanguin na natin. Yusay! Isang kulo na naman, isang minuto. Husay na po ito. The best portion po, ang TK Man portion. Para i-switch off na natin kung anong lasa. Uy, panaman-panaman lasa. Naghahalo ang... Papatayin ko na muna po. Ang asim. Anghang. Sarap. Ng batang kurap. Sukang sawsawan, best in the world. Yan po. Tuturo ko sa inyo kung paano kainin itong aptang ito na sinasabi ko sa inyo. Aray, ganaray. Mangga po, aray. Mmm, sarap. Mmm. Tsaka aray, lalagyan ng, ito yung ikon ha, salad yan. Na apta, lalagyan ng kalamansay. Yan. Tapos pipiga ng isang kamatis. Hindi na pagpipiga, hindi na yung gagayating. Dahil kapag pinakain sa ilaw, maglalabak, ganaray. Lamas. Oh. Gayaw. Tapos ilalagay ganito sa kanin. Oh, ganaray. Mmm. Ha, sarap. Mga taga-Amerika. Nagaling din sa laylay ng lawa ng taal, sa Nupol, Gonzales, ay, gurmis nyo na, ray. Mmm. Para naman ginataan. Oh. Mmm. Ang sarap. Pusta, ganito po kumain ng apta. Maraming po salamat sa inyong panonood. God bless us all and count your blessings.